Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. And glory, glory to the Holy Spirit. Hallelujah. 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 Napakabuti ng ating Panginoon. Ano? Pinalaya niya ang isang inaalihan ng masamang espiritu. Pinagaling. Amen. At sabi nga ng Panginoon, sa pamagitan ng pananalig at pananampalataya, ang lahat ng uri ng sakit ay gagaling. Amen. At syempre, bago po natin ibibigay uli si Sister Rhea, binabati po natin ang mga nanonood sa live stream. Sister Katrina and Brother Peter Magpili and family from UAE and Sister Linda Pasciolan from Italy. Magpalain po kayo ng ating Panginoon at salamat sa Diyos at muli po kayo nakakapakinig ng mga gawain ng ating Panginoon. Okay, Sister Rhea, pwede po kayo mag-share sa ating gospel. Amen. Isang magandang hapon sa ating Diyos na buhay, sa mahal na ina, Sister Early. Magandang hapon po, no? At ngayong araw na ito, tunay nga ang ating mensahe na ay kaugnay ng isang malaking gawain natin sa araw na ito, ang ating 3 days fasting, no? Sabi nga dito sa ating ebanghelyo, yung bata ay inaalihan but nung pang siya ay malit pa, kung paano siya ay nais nitong mamatay ng masamang espiritu sa pamagitan sa paghagis sa kanya sa apoy at tubig at tuwi-tuwina na naroon yung inaatake siya. Pero sabi nga ng Panginoon, no, kailangan magkaroon tayo ng pananalig at pananampalataya kung nais ng ng tatay na gumaling ang kanyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang pagsagot sa ating Panginoon na siya'y tunay na nananalig at nananampalataya, naroon naman ang tugon ng Panginoon sa isang iglap. Akala nga ng mga tao, patay na ang bata. Pero naroon ang kagalingan, lubusang kagalingan na kung paano sa ating buhay, sabi nga, hindi lang naman yung masamang espiritu, hindi lang yan yung sa pamagitan lang ng ating physical na katawan. Kung minsan mayroon tayong mga bad spirit na ito yung mga attitude natin, yung mga hindi magandang pag-uugali na nangyayari o nag
giging lumalabas sa atin yan dahil na rin sa ating kawalan ng kaugnayan sa ating Panginoon. Kaya nga, no, sabi nga ang lahat ay posible, ang lahat ay magkakaroon ng milagro kung tayo'y mananalig at mananampalataya sa ating Diyos na buhay. At yan ang isang tinuturo sa atin kung paanong kailangan pala naroon ang pananalangin. At kagaya lamang po kahapon, no, may na-experience naman kami. At minsan na sa akin ay kwento ng isa nating kasamahan sa music na sa kanilang paghayo, nakita nila na isa sa kanilang kasama ay nandun yung on the spot na nagkakaroon sila nung gawain sa isang fellowship. No, nakita niya na yung isa nating kasama ay may parang na inalian dahil iba yung kilos at galaw. Pero ang ginawa niya, no, nilapitan niya at naroon yung pinadama niya, ano, yung panalangin na may pagmamahal, no, at sa pag-ibig ng Panginoon. Kahapon naganap na naman yun sa amin, pero sa pag-ibig ng Panginoon hindi ito nanaig at naroon naman, no, naging maayos na yung kapatid natin yun. At kaya nga masabi natin, kung wala yung pagmamahal na mula sa Diyos, hindi basta mawawala yun. At kahit na hindi natin mas, kahit na sabi natin hindi siya matuwid na matuwid yung kapatid na yon dahil kanya-kanya naman tayo ng dinadaanan, pero naroon, no, sa pamagitan ng pagtulong ng dalawa kahapon na kapatid natin, naibsan, no, nawala yung bad spirit na gustong gumulo sa amin doon sa ginaganap namin pag-ensay kahapon. Kaya tunay nga, no, ang Panginoon, naroon siya, basta naroon ang panalangin, no, dahil sa pag-awit niya, nandun ay dalawang katumbas na panalangin. Kaya sa pag-ensay namin kahapon, no, sa pag-ibig ng Panginoon, naroon naman nakalayang ating kapatid. Hindi naman nakagawa ng anumang scandal o hindi nakagawa ng pananakit sa kabila ng aming pag-ensay. Kahit purihin ng Diyos, naroon siya sa amin na binabantayan niya kami. Hindi niya hinayaan na magulo kami. In the name of Jesus of Christ of Nazareth. Yun lang po at maraming salamat sa ating Praise Diyos. The Lord. Hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. And glory, glory to the Holy Spirit. Amen. Napakahalaga ng salitang pananalig sa ating Panginoon. Amen. At dito nga po, bago po tayo ay bumati pa sa ibang mga kapatid natin, talakayin po natin kung ano ba ang pananalig. Sabi nga, napakalaki ng nagagawa ng pananalig at pananampalataya sa ating Diyos sa buhay. Sabi dito sa Hebreo 11, verse 1. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ang salita ng ating Panginoon. Amen. So ang ibig sabihin pa ng pananalig ay isang bagay na inaasam-asam natin na kahit hindi pa natin nakikita ay naniniwala tayong ito'y mangyayari, ito'y makukuha ko, ito'y magaganap sa aking buhay. Amen. Katulad nga ng buntis na babae, 'di ba? Kahit wala pa yung baby na lumabas, pero naniniwala ka na may lalabas na baby pagkatapos ng 9 months. Amen, ano? 'Yun yung pananalig na gusto ng ating Diyos sa atin. Na kahit na sa dami ng problema, ikaw pa rin ay naniniwala sa ating Panginoon. Katulad lang nangyari dito sa bata, no? Since birth, mayroon na siyang sakit na hinihimatay at na ano siya dun sa apo, yung parang epilepsy, no? Pero sabi ng Panginoon, magkakaroon na ng kagalingan ng kanyang klaseng sakit kung ang isang tao ay may pananalig. So kaagad sumagot ang kanyang ama, nananalig po ako, sabi niyang ganon. At tulungan ninyong ako bagamat ako'y nagkulang. So inamin niya ang kanyang pagkukulang sa ating Panginoon at humingi siya ng tulong sa ating Diyos na buhay. Amen. Yan. At ano ba ang nagagawa? Sabi dito sa 2 Timoteo 1 verse 12. Okay, 2 Timoteo chapter 1 verse 12. Sa mga nakikinig, pwede niyo pong itala yung ating napag-uusapan upang pagkatapos po ng ating gawa, inayin niyo pong mapaglilayang pangmuli. 2 Timoteo 1 verse 12. Ito po ang sinasabi, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinahiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. No? Yan po ay sa 2 Timoteo 1 verse 12. No, yung bagamat tayo ay nagkakaroon ng mga pagdurusa, kahirapan, kasakitan, minsan mawawalan tayo ng pera, no? Meron nagsasabi diyan, eh,
Sister Rhea, napaiyak tuloy. Lalo yan. No? Pero in the name of Jesus, alam mo, Sister Rhea, amen. Si Sister Rose Lu po, isang araw, kasama ko siya sa gawain namin dito sa Christ on the Block sa Maybaysa. At habang kami, bago kami nagkita, may problema siya sa bahay. 24,000 ang dapat babayaran sa Maynila, sa water bill niya. So sabi niya sa kanyang brother, husband, at Chinese, sabi niya, alis muna ako, bahala na si Lord sa inyo. Sabi niya ganun, basta hindi ko pwedeng iwanan ng Christ on the Block namin. Sabi niya ganun. So alis siya, na bagamat merong tampo ang kanyang asawa, bahala si Lord. Sabi niya ganun. So text ng text, sabi niya, sister, sabi niya gano'n, sabi ng kanyang katulong, pumunta ka na dito, nagagalit na si kuya, sabi niya gano'n. Bahala si Lord, babalik ako dyan 3 p.m., sabi niya gano'n. Alam niyo po mga kapatid, so ongoing yung aming cries on the block. Pero si Sister Rose ay patuloy na nakangiti. Hindi mo mababaka sa kanyang mukha na nagwo-worry siya. Talaga, ang saya-saya. Sabi niya pa nga, alam mo, Sister Early, ang saya-saya ko. Ako, bakit po? Kasi may problema sa bahay. Sabi niya gano'n. 24,000 ang dapat ko magawa, ma-produce para ako ay makabayad. At sa oras ito, puputulan na po ang aming linya. So sabi niya, masaya ako. Naniniwala ako, gagawa ng paraan si Lord. Aba, bago po kami natapos ng 3 p.m., alam niyo po, nag-text uli yung kanyang katulong. Sabi, ate, huwag ka nang umuwi. Kasi ang sabi na ng inspector, hindi na kayo puputulan. At within this month, basta bayaran lang ninyo yung 24,000. Amen! Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. No, yan po yung kahit na dumadanas tayo ng mga pagsubok, gusto ng Diyos ay patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Bagat minsan nayayanig din tayo, di ba? Siyempre, minsan, ano kayang gagawin kong paraan? Pero talagang wala tayong magawa. Di, ano ka lang, mas maganda yung mag-pray ka, sila tuloy ang gawain, kahit maglakad ka patungo sa gawain ng ating Panginoon. Ikaw sa buhay mo, Sister Rhea, no? Ano ba ang nararanasan mo ngayon? Amen. Glory to God, no? Sabi ko nga, nung nagkaroon kami ng combine last second Friday nitong buwan, nagpuri ako sa Panginoon dahil sa more than a week na kami noong na nawalan ng kuryente. At may inaasahan sana kami, no? Pinaubaya ko sa ating Panginoon. Pero gayon pa man, mukhang mayroon pa kaming kailangan na pagdaanan na pamilya, no? Hindi lang kasi sa akin, dahil dalawang pamilya po kami sa bahay. Tatlo. So, sa palagay ko, ito ay biyaya ng Diyos na bagamat kung titingnan natin in a negative way, maaring panghinaan tayo, maaring gumawa na lang tayo ng pamamaraan bilang tao. Pero sabi ko nga kay Lord, hanggat naroon pa rin yung bibigyan niya sa akin yung pananalig na yung lakas ng loob, no, sa kabila ng problemang pinagdaraanan. Kasi sa totoo lang, may ilang buwan na kaming financially talaga ang problema namin. Pero sabi ko nga nung magkinuha ako para maging isang lingkod ni Lord dito sa opisina, sabi ko kay Lord, alam ko may maitutulong ako na bigay niya na talento na gusto ko namang gamitin para sa community. Okay lang kahit hindi ka kumikita ng malaki, dahil kung kumikita ka ng malaki, naroon din yung kapos-kapos, problemado ka pa, pati yung tingin mo sa buhay, iba eh. Pero sabi ko kay Lord, didiretso pa rin ako hanggat kaya ko, hanggat naroon yung, nararamdaman ko ba rin yung presensya niya, kahit na mabigat yung problema, kahit wala kaming kuryente na ngayon, na more than 2 weeks na, bagamat ganon, kasi okay naman kami sa bahay, nakakain pa din yung anak ko, nakakatulog na maayos, kasi nandun,